Palang araw po sa inyong lahat mga kamaster, no? So, sa araw na ito, nandito po tayo sa Norsagaray, Bulacan. So, ginawa po natin itong washing machine ni sir. So, ayaw na po mag-dry, mag-dryer, mag-spin dryer. So, kanina, may problema talaga to, pero ginamitin natin ng magic na talagang pinakalas. Ngayon, okay na siya, mga kamaster, no? So, may sasabihin po sa atin ang ating minamahal na customer tungkol sa ating ginawa ngayon. Okay, ito po siya. Magandang araw mga kamaster. So, yun nga, halos tatlong linggo ko akong namroblema dito sa top load automatic washing machine namin. Hanggang sa nag-search ako sa YouTube at nirecommend ni YouTube si Master Lon na talagang magaling na technician. So, hindi ako nagdalawang isip na kontakin siya. So, nung nakontak ko siya, Master, baka pwedeng ano, yun, agad-agad niyang sinervisan yung automatic top load washing machine namin. Yung paghimay niya sa problema, talagang alam niya yung bawat solusyon, bawat problema sa solusyon, bawat problema dun sa ng pyesa, talagang alam niya kung paano niya susolusyonan kung may problema. Alam niya kung paano gawin. So, ito, working na ulit, 100% Master Lon. Ayan mga kamaster, no? Sabi ko nga sa inyo, kapag ka tayo po ay tapat sa ating customer, tamang presyo, then marami pong magtitiwala sa atin. Okay? So, hanggang sa muli mga kamaster, okay na po ito. Medyo malaki lang talaga yung problema, pero ginawan po natin ng magic na yun talagang ginagawa ko sa mga automatic washing machine kapag may problema talaga yung spin tsaka yung dryer niya. Okay, so hanggang sa muli mga kamaster, subscribe din po kayo sa aking YouTube channel upang update po kayo sa aking mga video. Hanggang sa muli po, magandang araw po sa inyo lahat at maraming salamat po. Pagpalang araw po muli sa inyong mga kamaster, no? Ito po muli ang kaibigan, si Lloyd Santilices. Sa araw pong ito ay tayo po ay pupunta sa Norsagaray, Bulacan, no? Tayo po ay gagawa doon ng washing machine na sharp top load automatic. Okay, so sa araw na ito, aalis tayo ng mga 7:30 ng umaga, no? Kasi may usapan kami ni sir na alas 8 kami magkikita doon sa may Republic Cement, no? So tara mga kamaster, no? Samahan niyo po ako sa araw na ito upang masaksihan po natin kung paano natin na bibigyan ng solusyon yung washing machine ni sir, no? Kung meron pa nga ba itong solusyon. Okay, so tara mga kamaster, samahan niyo po ako. So ayan mga kamaster, nais na mapagpalang araw po sa inyong lahat. Narito na po tayo sa harapan na mismo ng Republic Cement. Ayan. Dito po kasi yung pabrika ng Republic Cement mga kamaster, no? So yung isang ano, yung whole seam cement nandun sa kabila. Okay, ito naman Republic Cement, then sa kabila naman Lafarge's. Okay, so nandito na po tayo sa area kung saan po kami magkikita ng ating minamahal na customer. Okay mga kamaster, a few moments later. So ayan mga kamaster, no? Nasundo na po tayo ng ating minamahal na customer, so papunta na po tayo dun sa kanyang area. Oh, medyo pasikip ng pasakip yung daanan mga kamaster, no? Yun po si sir, yung ating minamahal na customer. So maglalakad po tayo mamaya mga kamaster ng almost 300 meters, kasi medyo malayo-layo po yung kanyang bahay ng ating paggagawan. So ito po ang ating motor ay ating pong iiwan sa parking area, then maglalakad tayo ng medyo mahaba-haba, malayo-layo. Okay, ito na yung parking natin. So magmula dito tayo po ay maglalakad ng 300 meters. Master, no?
mula dito, tatawid tayo ng ilog. Tatawid ba? Ayun, hindi. So, almost 300 meters ang ating lalakarin. Okay. Oh, ganda dito mga kamaster, no? Ayan. Kita nyo naman. Uy, may bantay. Hello, pre. Basta. Masarap tumira sa ganitong mga lugar, mga kamaster, no? Sariwang hangin. So, nandito na tayo mga kamaster, no? Sa ating minamahal na customer. Eh, kita nyo naman kung gaano tayo kahanda, no? Ito. No? Oh, ha? Para tayong aakit ang bundok. So, mga kamaster, tara. Pasukin na po natin. So, isa pa pagpalang araw po sa inat mga kamaster, no? Ito pong muli si Don Santilices. Sa araw na ito, nandito na po tayo sa ating minamahal na customer na sa North Sagaray, Bulacan. So, medyo malayo po yung ating nilakad mula dun sa parking ni Sir. Ay, naglakad pa tayo na medyo mahaba-haba, no? Duman pa tayo ng ilog. So, sa araw na ito, gagawa po tayo ng sharp. Okay, na automatic. Washing machine, top load. So, ito na po yung mga gamit natin. So, ready na po. So, tara mga kamaster, no? Samahan niyo po ako sa araw ito upang masaksihan po natin kung paano po natin bibigyan ng solusyon itong washing machine ni Sir, no? At para malaman din natin kung meron nga bang mga depektong parts na kailangan palitan or may solusyon pa ba talaga. So, sa araw na ito, saksihan po natin ang mga gagawin natin dito sa ating washing machine na automatic, okay? So, ayan mga kamaster, no? Testingin natin. Sira. Yung bilis niya okay yan. So, akin okay naman siya mga kamaster, no? Tingin ko. So, operational naman yung kanyang pulley tsaka yung motor. So titingnan natin kung ano pang mga concern ni Sir dito para mabigyan natin ng solution, okay? So ayan mga kamaster, no, lalagyan natin siya ng laman. So, ito po ay naka-dryer. Spin ba, sir, o dryer? Spin. Dryer spin. So, titingnan natin kasi medyo mahina daw yung ikot ng pulsator. So, nag-E3 siya. So, ayan mga kamaster, no? At tinanggal po muna natin yung kanyang pinaka front panel. So, titingnan natin dito sa ilalim. Tinanggal po muna natin to. Okay.
So ayan mga kamaster, no, tinanggal na natin yung kanyang pulsator para makita natin yung pinaka loob niya. Okay naman, so wala naman tayo nakikitang bara dumi na pwedeng mag-cause ng ika nga eh. Okay, wala naman dito, wala naman bara. Okay, tingnan natin dito. Okay naman yung filter niya. Oho, may dumi. So lilinisin na lang natin itong mga master, no? Mamaya maya lang. Ayan o, oh. Ayan. So tingnan din natin dito. So mukhang okay naman mga kamaster, no. So ito na yung time na papadapain na natin siya, okay? Tanggalin po muna natin mga kamaster yung kanyang belt, no. Then papaandarin po natin ang actual yung motor. Okay? Sir, paandarin nga natin. Sir, okay na. So okay naman yung motor niya mga kamaster, no. Mamaya kukuha na natin siya ng kukuha na natin ng amperahe yung motor. Kamaster, no, subukan po muna natin i-adjust yung tension ng brake, pinaka-flush niya. Okay, kasi medyo lumagpas na dun sa kanyang ano, pinaka-handle niya.
sir. Okay na. Maluwag ang ano nito mga kamaster, no? Medyo maluwag yung tension ng cable ng drain motor. So i-dedirect po natin to. Okay? Sir, ulit. So ayan mga kamaster, no, i-adjust din natin tong tension ng pinaka brake nya. Ayan. Then papaalala ko sa inyo muli mga kamaster, no, kapag halimbawa umugong yung inyong washing na automatic, then itong part na to, ito, i-press nyo lang po yan, then magre-reset na po siya ulit, babalik siya sa dating position ng kanyang gear sa loob. Okay, ayan. Intention po talaga yung para sa releasing ng gear natin. Okay? Yan. Press nyo lang po yan. Then, may maririnig kayong gumaganon. So, ibig sabihin, balik na po sa dating tension. Okay? Kasi yan, may mga gear yan mga kamaster dito. Okay? Pinaka-flutch. Ewan ko kung anong Tagalog ng flutch na yan. Ito natin. Pinaka-brake. Yun na yun. So, adjust po natin to. Siguro mga 5 turn. Sige sir, on mo nga. So ayan mga kamaster, no, may problema tayo sa part na to, wala doon sa motor, kasi kung ating mapapansin yan mga kamaster, oh, no, sobrang higpit, oh. Yan, oh. Grabe talaga, oh. So pigil na pigil yung preno mga kamaster, na yung flutch na tinatawag. So ang tingin ko may problema dito itong flutch na to, yung pinaka-assembly ng gear. So, maaari buksan natin ito ngayon. Titingnan natin kung ano yung lagay ng ating mga gear. Okay? Okay. Kailangan tandaan po natin mga kamaster yung position, ha.
Kasi pag nagkamalit po tayo ng position, aba, malaking problema yun. Mushkila, mushkila. Okay, tatabi po muna natin to. Yan. Yan o. So, yan mga kamaster, no? Tinanggal ko muna tong accessories niya. Oh, ito yung nag-hold dun sa clutch na tinatawag. Then, tingnan po natin ngayon kung anong problema, mga kamaster, okay? So, ang problema na to is pin problem. So, ngayon, i-actual talaga natin. So, wala siyang connection sa drain motor. Sa drain motor. Then, yung 100% na opening ng brake niya ay i-bypass natin. Okay? So, para makita natin kung asan ang problema. So, itong dalawang to, itong dalawang ano na yun ng mga kamaster, ito to. Ayan. Ayan. Ito. Itong dalawang opening na yan, para talaga yun dito sa brake. Pagka ina-actual natin, kapag binabypass natin itong brake pad na to, okay? So, ayan. Ganun lang po mga kamaster na. Ito. Then, i-hold mo siya. Dito mo matitimpla na yung percentage ng brake natin. Okay? Ito. Ito naman sa screw. Ito. Okay? So, may at least may idea kayo mga kamaster kung paano kayo mag-bypass. Okay? Ayan. So, papaandarin natin ngayon mga kamaster. Okay? So, ibibigay natin yung 60, 70, 80, hanggang 100 na opening. Okay? So, ipa-plug natin. Yan, then iwa 100 open ko sir, mga kamaster, okay? Yan. Sige, sir. Titingnan natin mga kamaster kung anong problema talaga, okay? 100% open yan mga kamaster, okay? Tingnan natin. Naka-bypass na siya. Wala na siyang, hindi na siya dumaan sa drain motor natin. Then saka natin malaman kung ano talagang problema nito. Pakawalan natin 70, 60, 50, 30. Mag-brake siya. 100. Open yan ha. Oh my God! Zero. Then, 100 open. Nakabypass tayo mga kamaster, no? Yes, Daddy! Nakikita natin kung anong problema. Okay? Yan. Plug ulit natin. So, yan mga kamaster, no? Ganun lang po mag-bypass. Okay? Ito lang. Yung isa naman para sa flat screw. Then, ito para sa screwdriver. Then, sige sir. On ulit natin. So, nakikita na natin kung anong problema mga kamaster, ha? Ganun lang po mag-bypass, okay? So, hindi na tayo dadaan ng drain motor. So, magmamanual tayo ng first percentage opening ng ating brake. 100 dyan, 100. Sundan nyo po ako mga kamaster na para makita natin kung anong problema talaga. 100.
Gawin nating 60. Brake siya. Nag-brake siya, master, ha? Naka-brake siya. Open natin. Open natin. 100. Then, 70. Naka-brake siya, mga kamaster, okay? Then bunutin natin. So ngayon, ang problema niya ay yung gear. So dumudulas na yung gear flutch natin, mga kamaster, no? So ayan, mga kamaster, no? Lalagyan pa natin ng another extra load para ma-testing ni sir kung talagang aprobado na nga ba yung ating ginawang technique, last na technique, para mabuhay natin yung ano, yung washing machine na to. Plug na natin, then on natin. Titingnan natin, mga kamaster, kung mag i-E3 pa siya. Tingnan natin kung gagana. Yun, no? Dati, mga kamaster, kapag kaganon, nag-iitri na kaagad siya. Okay. So, ayan. Oh my God! Ituturo ko sa inyo, mga kamaster, kung anong ginawa natin, ano? Dito. Okay, so kanina talaga, kung mapapansin nyo sa video ko kanina, as in wala na talaga. Wala na talagang pag-asa. Pero sabi ko nga, ginawa natin ng paraan, ang pinakalas na karamihan, kadalasan ginagawa ko sa mga automatic na washing machine kapag ka talagang ayaw na mag-dryer, mag-spin. No? Ito yung ginawa ko kanina, sa awan ng Diyos ay umokay naman. So yun, okay na po yan, mga kamaster. Dalawang beses po natin siyang pangalawang beses na po. So may 4 minutes po siyang time. 4 minutes, after 4 minutes, then okay na. So kapag ano, mga kamaster, no? After kasi na 4 minutes, nag-E4 siya. Then ituturo ko sa inyo kung anong problema niya kapag may E4, okay? Antayin lang po muna natin na mag-zero to, okay? So ngayon, okay na siya. Mag-dryer na siya. So yan, mga kamaster, no? Humihina na yung ating motor. So antayin natin na matapos to, then may lalabas po dyan na E4. So ituturo ko sa inyo kung ano yung kadalasang problema pagka ganun. Okay, antayin na po natin. Lang E4. Kanina nag E4. Natakot yata, mga kamaster, no? Hinabangan kasi natin, eh. So ayan, kapag halimbawa, mga kamaster, tuturo ko na rin sa inyo, no? Kapag nag E4, open nyo lang to. Yan, at least 3 times. Yan, 3 times, then ganun. Medyo lakas-lakas yun ng konti, huwag nyo nang basagin. Ganun, then, bunutin nyo yung ano, to.
yung outlet, yung plug, then okay na yan. Okay na yan ulit. So for the second, third time, sir, pandarin ulit natin para bago natin to iwan, eh, areglado na wala tayong babalikan. So yan mga kamaster, no? Sabi ko nga sa inyo, may problema po yung gearbox natin. Pero ginawa natin ang paraan para lang umandar yung... Kasi naglalak siya mga kamaster, naglalak. Okay, so pinagginamitan natin siya ng tinatago nating ano, magic. Pinagbabawal na magic ng kamaster, okay? So tingnan natin kung mag-E3 pa nga ba siya. Yung E3 niya mga kamaster sa manual ay mali. Hindi yun yung nagiging... Hindi yun yung... Sa manual, iba. Then sa actual, iba. Tingnan mo, yung sa actual, nakuha natin yung problema. Pero sa manual, iba eh. Okay? So, ayan mga kamaster. Oh. Tingnan nyo naman kung gaano ka ganda. Pwedeng pakasalan. Pangatlong beses natin tinesting mga kamaster, no? Pangatlong beses ngayon. Tingnan natin kung mag-i-error pa siya. Antayin natin matapos yung 5 minutes. Okay. Then pagka hindi na talaga siya nag-error, then okay na. Uwi na. Mga kamaster, no? Ito na po yung ginawa natin. So ayan mga kamaster, no, ang ginawa natin kanina. Nilagyan natin ng tension yung ano tawag dito, yung string, yung cable ng drain motor natin. Then nilagyan natin siya ng tension dito para talagang ano, suwabe. Kailangan mga kamaster, no, ganito yung tension ng ating drain motor cable. Okay, so yung adjustment ganito rin. Ayan, so ganyan yung adjustment mga kamaster, no? So yun ang ginawa natin dito sa ating naisip ko lagi refrigerator eh, sa ating washing machine. Then nagreset tayo dito ng gear. Okay. Nag-reset tayo ng 5 turn, then nag-reset tayo dito. Ayan. Five turn dito, then reset. Then okay na. So yung ginawa natin, ito yung magic na tinatawag mga kamaster, no? So, oh yes, daddy. Dito, isa, 1 point, 2 points, 3 points. Okay. Yun ang tanging-tangan yung gagalawin. 1 point, 2 points, 3 points. Okay? Nag-reset ako ng 5 gear dito. After 5 gear, 5 turn, then yung tension ng brake. Ito. Kasi baka makalimutan ko na namang maisama sa video ko to eh. So, ayan mga kamaster, no? Ganun lang. 3 points, 1 points, 2 points, 3 points. So, ganun lang kadali. Mag-troubleshoot, okay? Ito, okay? So, hanggang sa muli mga kamaster, no? Maraming salamat po sa inyo lahat at magandang hapon po sa inyo lahat.